Sabi nila, tag ni Governor Aurelio Oye Umali, ang mga hakbang para sa kapakanan ng mga frontliners at mga person under investigation o PUI na kapwa humaharap ngayon sa krisis ng pandemic na COVID-19. Sa isinagawang pagpupulong ng Nueva Ecija Interagency Task Force kahapon April 6, 2020 sa Old Capitol, Cabanatuan City, ipinahayag din ni Governor Oye na ikinakasana ng pamahalaang panlalawigan na mabigyan ng hotel accommodation o maayos na pasilidad upang makapagpahinga at meal allowances sa mga frontliners na medical staff. Pangunahing target nito, ang mga nanggagaling pa sa iba't ibang bayan pero nagtatrabaho sa mga hospital sa Cabanatuan City. To come up with a hotel for accommodating natin yung mga health workers living outside of Cabanatuan pero working sa Cabanatuan. Bakit Cabanatuan? Kasi most of the, 90% ng malaking hospital na sa nasa Cabanatuan. Ayon naman kay Attorney Joma San Pedro, Tourism Chief ng PG&E, naghahanap at nakikipag-ugnayan na ang kanilang tanggapan sa mga posibleng pasilidad na maaaring ipagamit sa mga frontliners. Ang ating po opisina ng Provincial Tourism Office ay inatasan po ng ating mahal na gobernador para maghanap po ng kwarto o hotel o facility na pwede po nating gamitin para po ma-house ang ating po mga frontliners, specifically po ang ating mga health workers na nagtatrabaho po dito sa Cabanatuan City. So sa ngayon po, ang ating pong opisina nakikipag-usap sa iba't ibang mga facilities para po with the hope po na yun nga po magkaroon tayo ng kapartner para po dito sa gusto po mangyari po na ating mahal na governor. Nanawagan din ito sa mga hotels na makiisa sa pagnanais ng gobernador na mabigyan din ng magandang serbisyo at malasakit ang mga frontliners. So sa ating pong mga hotel facilities po, nananawagan din po kami kung sino po yung interesado dahil po nagkaroon naman po ng amended IRR ang ating pong IITF at inaallow na po ang ating pong mga hotel facilities to operate on a conditional capacity. So yun po, sana po magkaroon po tayo ng pagkakataon na makahanap ng facility na ito para po matulungan natin ang ating pong mga health workers. Umapila din si Governor Oye Umali laban sa diskriminasyon sa mga frontliners na nagtatrabaho sa mga ospital. Hiniling ng gobernador sa sangguniang panlalawigan na agarang magpasa ng ordinansa na magpapataw ng parusa sa mga magpapakita ng diskriminasyon sa sinumang partikular sa medical frontliners. Samantala, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Nueva Ecija Interagency Task Force sa mga local government unit upang makapagsagawa ng inspeksyon sa mga elementary schools sa lalawigan para gawing isolation facilities ng mga PUI. Ayon kay Gov. Oye, ito'y akmang lugar para sa mga PUI. Bukod sa may kanya-kanyang comfort room ang bawat kwarto ng paaralan, masusunod pa ang strictong quarantine procedures dito na ma-isolate sa kapwa PUI, kapamilya at komunidad. Sa atas ni Gov. Umali, magtatalaga ng nurse at security personnel sa mga gagamiting paaralan. Subalit gagamitin lamang ito, aniya, kung walang maayos na isolation room ang tahanan ng isang PUI na wala namang malalang sintomas at nangangailangan lang ng maayos na pasilidad para sa quarantine. Kaugnay nito, sinabi din ni Dr. Josie Garcia ng Provincial Health Office na walang dapat ipag-alala ang mga mag-aaral at ang mga magulang dahil isasagawa nila ang disinfection sa mga paaralan matapos gamitin itong isolation facilities ng mga PUI. Makayari po nating gamitin ang ating mga schools bilang isolation facility para sa mga PUI natin. Ito po ay i-disinfect ng provincial government. No? Meron naman po tayong machine para yun ay magamit sa disinfection. Meron po tayong chemical na ating gagamitin para po sa disinfection activity matapos nating gamitin yung ating mga elementary schools. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaraga nag-uulat. Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.